umaga po sa inyong lahat at sa aking mga follower, sa mga bakal breeder na sumusubaybay po sa akin, sa mga OFW na nagkatrabaho po para sa kanilang mga pamilya. Sana po ligtas at maayos po tayong lahat at ang ating mga pamilya. Magpasalamat po tayo sa bagong umaga na binigay po sa atin ng ating pong may kapal. Lahat ng tao, tatandaan nyo po, ay may kanya-kanyang problema o surulanin. Pero manalig at magtiwala lamang po tayo sa ating pong may kapal. Lahat ng problema ay may solusyon po. Ang topic po pala natin ngayon ay tungkol sa winning lines. Ano po ba ang winning lines? Para sa akin po, ang winning lines ay isang record na ating pong ginagawa sa ating record book. Ito po ay ating lagi pong nire-record at sinusubaybayan ang ating breeding. For example po, noong 2018 po, gumawa po tayo ng isang linyadang pangalanan nating Sweater Black. Noong 2019, nailaban po natin sila na nagkaroon po tayo ng 12 stag o warrior. Ang naging record po nila ay 11 win, 1 loss. Yun po mga kabagal breeder, pwede po natin ulitin. Yung para po sa akin, yung po ay tinatawag na isa sa mga paraan para magkaroon po tayo ng winning line. Tapos noong 2019, i-breed po natin ulit sila. Yung Paris po na ginawa po natin, yung sa record na 11 wins, 1 loss. Tapos po ngayon po, nasubaybayin natin na nagkaroon po sila ng 8 anak na stag. Nagkaroon po sila ng record na 7 win, 1 loss. Yun po, isa sa paraan na sinasabi ko po na pwede po itong maging winning lines. Kailangan lamang po, mga kabakal breeder, importante po talaga na nagre-record po tayo para makagawa po tayo ng ating sariling winning lines. For example, meron din po tayong mga winning lines na three-way cross. For example, Sweater Hatch na nakakross po sa Lemon. Napakagaling po niya. Nag-record po siya ng 8 win, 0 loss. Pwede po natin ibalik ito sa mga bloodlines na nakapaloob po sa kanya. Pwede po natin itong ibalik sa Lemon. Pwede po natin ibalik sa Sweater. O pwede rin po natin ibalik sa Hatch. Ganun po mga kabakal breeder, ang pagmimintay po ng winning line. Napanood ko nga po sa isang episode na pinagpipilian, ano po ba ang maganda? Three-way cross na winning lines o pure na pagmimintayin tayo ng lahi pero hindi pa natin alam kung ito ay winning line. Ang sagot po ng ating mga kabagat breeder ay ang pinili po nila ay ang winning lines, yung three-way cross. Dahil maaari naman po natin itong ma-maintain. Yun nga po, babalik lang po natin sa bloodline na kung anong meron po sila. Kaya mga kabagat breeder, maganda po talaga na meron po tayong record book para lagi po natin nasusubaybayan ang ating breeding. Tapos po mga kabagat breeder, huwag po tayong palipat-lipat ng mga bloodlines. Dapat po sa ating pong munting bakuran o munting backyard, dapat po alam na po natin kung anong gusto nating bloodlines. Mahirap po yung sumusunod po tayo sa uso, tatandaan nyo mga kabagal breeder. Dahil hindi po natin mamimaintain ang winning line ng ating manukan. Kasi pag sumunod po tayo sa uso, maliligaw po tayo. For example, nauso ang tinatawag nilang mga bandam, nauso yung mga tinatawag nilang mga gal, nauso yung mga tinatawag nilang mga kung ano-ano man. Dapat po, wag po tayong makiuso. Dapat po, alamin muna natin sa ating munting bakuran yung bloodline ng ating winning line. Kasi pag na-maintain po natin yun, patandaan nyo po mga kabakal breeder, lamang po tayo sa panalo. Yun din po ang paraan para makilala po tayo kung tayo po ay nag-maintain ng mga magagaling po nating mga manok. For example po, yung mga winning, mga nananalo po natin, pwede po natin ibalik ito sa kanilang mga magulang
O kaya, nakapagtabi po tayo ng mga inahin na naging anak po ng inilay natin, pwede naman po natin ibalik sa kanilang ama. Para sa ganun, maparami po natin yung winning line percent po nila. Yung winning line materialis po natin. Back to mama, back to papa. Ganun lamang po mga kabagad breeder, para magkaroon po tayo ng winning line. Saka po pala, lagi niyo po tatandaan, lagi po tayo magpasalamat sa ating pong may kapal. Dahil binibigyan po tayo ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Mag-iingat po tayo palagi at sana rin po ligtas at maayos po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat.